Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos nga maglabas ng lineup, ang ating Philippines National Volleyball Federations ay nakahanap na nga sila mga ka-sports natin dyan ng mga sasabak nga sa AVC Women's Challengers Cup, kung saan nga mga ka-sports ay sinalubong nga sila ng batikos ng mga netizen. Matapos nga na ipalabas nga ang lineups at karamihan daw mga ka-sports ay Akari players ang ipapadala. Hindi naman daw minamaliit ang Akari players ayon sa mga netizen, dahil mamaya babasahin natin ang kanilang mga komento, pero ipapakita ko sa inyo kung sino-sino ba ang mga napili ng ating mga pamunuan sa ating National Women's Volleyball, kung saan nga pangungunahan na naman ito ng ating coach Sosa De Brito. Iyan kasi ang usap-usapan na matunog na ito daw na naman ang pumili kasama ng kanyang mga alipore. Kung kaya sabi ng karamihan ng mga netizen ay hindi na sila magtataka kung bakit maraming mga Akari players ang kasama. At syempre, nabigla na naman ang mga netizen dahil bago na naman ang lineups ng ating coach Sosa De Brito na sasabak nga sa AVC Women's Challenger Cup. Alamin ang buong detalye. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! So yan nga po mga ka-sports natin dyan, bago natin puntahan ang Philippines Women's Volleyball Team Lineups na sasabak nga sa ABC Women's Challengers Cup, kung saan nga mga ka-sports inaanyayahan ko muna kayo sa aking mga subscriber dyan, na kung saan kung hindi ka pa nakapag-join sa aking YouTube channel, i-click nyo na yan aking join button mga ka-sports natin dyan, dahil kapag nag-join kayo dyan ay makakasama kayo sa ating mga mapapalad na mabibigyan ng papremyo. Dahil nga malapit na tayo mag 100k, halos 700 na lang na subscribers ay 100k na tayo. Salamat sa lahat ng mga nagjo-join at salamat sa lahat ng aking subscriber. Narito na mga ka-sports natin dyan ang pansabak nga ng ating coach Sosa De Brito na lalaban nga sa paparating na VVL Women's Challengers Cups. Ito na nga ang kanyang pangmalakasan na lineup na karamihan galing sa Akari Chargers. Number 1, Michelle Cobb. Si Michelle Cobb ay isang setter. Okay naman si Cobb. At kilala naman natin siya na talagang palaban siya sa loob ng court, at marami na rin siyang experience at higit sa lahat. Nakamit niya na rin ang kanyang tagumpay noong nasa collegiate siya. Pero ngayon nasa pro siya ay malaki ang nakaatang muli sa kanyang balikat, dahil nga isa siya sa mga napiling kasama nga sa ating AVC Women's Challengers Cup na sasabak nga sa paparating nga na laban. Sana ay mag-level up pa itong si Michelle Cobb. Number 2, Bang Pineda. Siyempre, galing rin siya sa Akari Chargers, kung saan naman ay libero naman ang kanyang posisyon. Si Bang Pineda ay marami na rin experience dahil sa dami niya na rin napuntahan na iba't ibang team, at higit sa lahat, kasama nga siya noon sa lineup natin na sumabak naman sa SEA Games. Kumbaga mga ka-sports sa atin dyan, nakitaan talaga ata to ni Coach De Brito ng kagalingan, kung kaya muli siyang sasabak sa AVC Women's Challengers Cup. Ating aabangan muli itong si Bang Pineda. Pero mga ka-sports natin dyan, kapansin-pansin nyo naman na talagang ang kombinasyon ngayon ni Bang Pineda at ni Michelle Cobb ang ating masisilayan. Ipapamalas nga nila ang kanilang angking kagalingan. Itong dalawang ito ang talagang magpapagalaw nga sa nasabi nating AVC Women's Challengers Cup. Ang Michelle Cobb, Bang Pineda Tandem, Libero at Setters. At syempre, nariyan naman ang kanilang middle blocker na matangkad na si Ezra Madrigal. Nakita naman natin na itong si Ezra Madrigal ay isa rin sa mga palaban pagdating nga sa VVL. Siguro nakitaan rin to ni De Brito ng angking kagalingan, kung kaya siguro siya isasabak rin sa AVC Women's Challengers Cup. Dahil nga ukod sa matangkad siya, ay talaga namang bata pa rin itong si Madrigal. Sana nga ay mag-level up rin ang kanyang kagalingan, dahil nasa ibang level na ang kanyang sasabakan.
Number 4, Eric Caraagas. Ang kanya naman posisyon ay opposite spikers. Si Caraagas nga ay isa sa mga hindi katangkaran na players sa ating bansa, pero kita naman natin na talagang kapag humampas ito ay baon na baon nga mga ka-sports natin dyan, at talagang malakas naman itong si Caraagas at nakikipagbrasuhan nga to mga ka-sports sa kanyang mga nakakalaban. Kung kaya siguro sa kanyang angking tapang, kahit hindi siya ganong katangkaran, ay isinama nga siya ni Coach Sousa de Brito sa paparating na PBL Women's Challengers Cup. Well, magaling naman talaga itong si Eric Caraagas. Konting push pa, talaga magiging perfect na rin naman ang kanyang mga hampasan na malalakas. Number 5, Elisoyod. Opposite spikers naman ang kanyang posisyon. Si Elisoyod, mga ka-sports natin dyan, ay kasama nga rin nasasabak sa ABC Women's Challengers Cup at isa nga siya sa may mga taas rin na porsyento pagdating nga sa PBL sa Akari team. Well, deserve naman talaga siguro na Elisoyo dahil marami naman siyang napatunayan simula nang nasa collegiate siya. Bago pa nga siya mga ka-sports na punta sa Akari Chargers ay talagang namayagpag na ang karera ni Elisoyo nang nasa UAAP siya. At nagkaroon na rin siya ng maraming award at higit sa lahat ay nakapagpa-champion naman siya ng team nang nasa DLSU siya bago nga siya lumipat sa Akari Chargers. At bago nga mga ka-sports magtapos ang kanyang karera ay talagang namayagpag pa rin ang kanyang angking kagalingan sa UAAP kahit nasa Adamson na siya. Nang pag-exit niya nga sa UAAP ay hindi siya nabakante gaya ng ibang mga atleta kung saan ay marami pa rin mga kumuha kay Elisoyod na iba't ibang team pagdating nga sa pro. Well, mga ka-sports, deserve talaga yan ni Elisoyod. Good luck na lang kay Elisoyod sa kanyang pagsabak sa ABC Women's Challengers Cup. At narito na nga mga ka-sports ang pansabak ni Coach Sousa de Brito, ang nag-iisang Faith Nisperos bilang outside hitter. Kilala naman natin na itong si Faith Nisperos ay isa sa mga pinakamagagaling natin na balibulista kahit nga hindi niya na ipa-champion. Ang kanyang team na Ateneo Blue Eagles ay hindi naman dyan mababawasan ang angking kagalingan ni Nisperos dahil kita naman talaga natin na malupit talaga itong si Nisperos at halos siya nga ang bumubuhat ng Ateneo Eagles nang nasa UAAP siya. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, dahil nasa pro na nga siya, ibang level na to mga ka-sports. Kung kaya nga malaki talaga ang nakaatang sa kanyang obligasyon, lalo higit ay sinama nga siya sa ABC Women's Challengers Cup ng ating Coach Sousa de Brito. Dito makikita natin ang angking kagalingan ni Faith Nisperos kung mag-level up ba ang kanyang galing. Well, good luck na rin kay Faith Nisperos. At syempre mga ka-sports, inulan nga ng batikos ng mga netizen dahil nga karamihan daw ang kasama daw sa Philippines Women's Volleyball lineups natin ay puro daw mga Akari players gaya nga ni Michelle Cobb na setter, Bang Pineda, Libero, Ezra Madrigal, middle blocker, at Eric Caraagas, opposite hitter, at Elisoyod, opposite hitter, at Faith Nisperos, outside hitter. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, nahiya pa daw itong pamunuan ni Coach de Brito na sana daw ay sinama na lahat ng mga Akari Chargers para maipakita nga nila kung talagang karapat dapat sila sumabak sa ABC Women's Challengers Cup. At ayon pa nga sa reaksyon ng netizen, talo na si Maiso Nisperos, Pineda at Adorador ang malakas. Dinog show yung lineup. Hindi sa pangungutya or pagmamaliit, but then for sure, with the kind of lineup, kulelat mga yan, walang maipapanalo. Nag-aaksaya na lang ba ang Philippines ng pera? Another charge to memorable experience, bahala na nga kayo. Mas exciting pa manood ng PBL. Kumuha lang tayo ng mga ilan-ilan ng mga reaksyon ng netizen. Pero sobrang dami nagsasabi ng mga netizen ng mga masasakit na salita ang mga sasabak daw sa ABC Women's Challengers Cup ay mahina daw at mabobokya daw ang kupunan ngayon ng lineup nga ng Philippines Women's Volleyball Team natin. Kayo, ano sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan? May laban ba ang mga sasabak ngayon na bagong lineups na pabago-bago talaga ang ating mga manlalarong balibulista
Comment na lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng kaganapan sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much!